Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ako talagang very happy ako for Casey Concepcion for, you know, focusing on herself, kung paano pa mas ma-develop ang kanyang yung sarili, 'di ba? Although of course, alam naman natin kung gaano katalino si Casey, pero this time talaga makikita mo she talks about healing, she talks about kung ano yung makakapagpasaya sa kanya, nagsasalita siya tungkol sa ayun nga yung pagpo-focus sa sarili niya, kung how to take care of herself. Yung mga ganon. Kasi before, parang pagtinignan natin si Casey, ang dami-dami niyang masyadong inaasikaso or iniisip na iba. Of course, nandyan yung parents niya, nandyan yung siblings niya, nandyan yung career niya, nandyan yung business. To the point na siguro, medyo aminado naman tayo na siguro napabayaan niya yung tinatawag na self-care eh. Yung inaalagaan mo yung sarili mo, yung talaga nakafocus ka na may mga things ka na ginagawa everyday na dapat gawin na hindi mo na nagagawa. So yun naman yun. Kaya ngayon nakikita ko, natutuwa ako na ang sexy-sexy niya. And this time naman, eto naman with Catherine Bernardo, nakakaaliw din na makita siya talaga na super focused na rin sa sarili niya. Talagang before kasi alam naman natin nung meron siyang ibang ka-love team, 'di ba? I mean, may boyfriend siya talagang most of the time nakikita natin ang mga activities niya talagang parang always with Danielle. But this time, meron talaga siyang time for herself din. Yan, ngayon nga lang natin siya nakikita yung mga ganyan, 'di ba? Talagang ano rin, alagang-alaga. Talagang masasabi mong nag-focus din talaga sa sarili niya. And that's the best na pwede mo talagang na ikatutuwa mong makita. Kasi nga, hindi yan, mga bagay na hindi niya masyadong na-experience nung araw. But this time, ayan, bonggang-bongga yan. So, ako, go, Catherine, talagang para sa pagpapaganda, pagpapasexy, pagpapaganda, pagpapalakas ng kanyang sarili at katawan. So, yan, support. Eto naman, sobrang bilib naman ako, natuwa ako, na imaginein mo yung itsura ni Kobe Paras from basketball player, pero kita mo naman, nakikipagsabayan sa mga runway model sa New York. Yes, yes, rumampa lang naman siya sa New York Fashion Week, of course. Ayan, sa Milyari, diba? So, Miguel posto ng kasama nila doon si Miguel at naaaliw ako dahil kasi tignan mo yung mga models so, tapos kita mo parang nang nauna si Kobe Paras, ang lakas-lakas ng dating, diba? So, panalong-panalo, pero hindi rin naman nagpakabog ang girlfriend niyang si Kaylin Alcantara. Nakita nyo naman, ako alam naman natin ang height ni Catherine, hindi pang model, diba? Talagang hindi siya katangkaran, syempre, especially nakikita naman namin siya lagi na interview namin siya. Pero nakita mo naman kung ilang inches yung ano, yung heels na suot niya, siguro mga 7 ba 'yan? 7 or 8. Talagang ano, at trampang model, 'di ba? Oh, 'di ba? Kabog kong kabog, kabugera talaga. So, para ang tangkad-tangkad yang tignan, hindi siya nagpakabog sa mga runway model sa Paris. At yan, again si of course si Kobe Paras, naku sayang na parang nakita ko na yung kanina. But anyways, isa pa sa mga nag-andar din dyan sa New York Fashion Week, I see Michelle D. Of course, si Michelle naman ay kilalang modelo natin. Talagang alam natin na when it comes to pagrampa, hindi papakabog, di ba? Anak siya ni Melanie Marquez, so walang issue, walang duda, walang pagtataka. So ayon, pero ako congratulations sa mga ganitong bagong development sa kanilang buhay. Ito bagong-bago ito kay Kaylin at kay Kobe, kaya natutuwa ako. Pwede pa rin talagang i-sabihin na talagang nagbo-bloom na ayon, nagta-try sila sa mga bagong ganap. Ayan si Chris Nick ang nag-invite sa kanila, of course, para maging mga muse ng kanyang fashion show. Ang bongga, diba? Sana mas marami pang artista na mabigyan ng chance talaga sa ganitong pagkakataon para mas bonggang-bongga dahil nakakatuwa.